alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado po yun, sarap itulpo in action. Parami ng parami, sabog na, alam na this. Oh. Yes. Ito po yung Idol in Action Dance Challenge. Gusto niyo maindak? Ito, panoorin niyo. Ano man ang suntong na gala, magkaalam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ituto in action. Ano man ang suntong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ituto in action. Kasampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ituto in action. Isa kayo sa naging daylan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rapi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Oh, dapat pinatapos mo na salita yung bata. Anyway, ang galing, mamaya po. Nakakausap natin sila live. Now! Ano pa nga ba? Ano pang ginagawa mo dyan, Carolina? Pasok na! Yes, 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 Idol! At ito na para sa ating unang kaso, rambulan ng pamilya! Hmm. Nako, umaati ka mong bugbugan! Oh. Yan! So. Yan, mga Idol! Panoorin natin itong video! Kuina! Kuina! Kuina, honey! Kausap mo sila, putin mo, Kuina! Hoy! Ikaw! Kita-kita sa barangay. Mama Miss Joy, ang ginawa niyo sa akin, gusto ko lang ang gamit ko, pero ayun yung ibigay para makalipat lang kami ng ibang bahay. Pinagtulungan ko ng pamilya mo. Bakit patulungan niyo po ako? Yes! At para naman sa ating pangalawang kaso! Oh. Mamaya yan, Idol. Ha? Mamaya po yan. Bakit mamaya? Surprise! Secret! Abangan! Baka ikaw sinusumbong. Pwede! Yes, Idol! Okay. Ito na po ang ating pera, Idol. Yan ang gusto kong mapapakita. Yes, 25,000, 15,000 po at 10,000 pesos at pesos. Ayun. Okay. Iskerta na si Carolina, Kapitana. At ngayon, umpisa na po natin ang ating unang kaso. Nakausap po natin si Louie Lynn Cabrera Josga at si Gladys Cabrera Josga. Magkapatid po ito. Ma'am Louie, kayo po si Ma'am Louie Lynn? Opo, ako po, sir. Magandang umaga po. Kasama niyo po yung kapatid niyo, si Ma'am Gladys. Opo, nandito po siya. Okay. Ma'am, pakipaliwanag sa amin yung naganap na rambulan. Gusto ko lang po sanang kunin yung mga gamit namin. Uh-huh. Ay, na tinitirahan namin. Okay. Bakit niyo po kukunin kasi yung gamit ninyo? Meron po silang sinabi sa akin nga, ayaw na daw po nilang makita yung pagmukha ko dun sa bahay na yon na titira pa. Sino po yon? Yung mama po ng kinakasama ko. Okay, parang pinapalayas ka. Opo. Kung pinapalayas ka, dapat matuwa sila kung kukunin mo na yung gamit mo. Bakit ayaw nila ibigay yung gamit? Ayaw po nila kasi ang gusto po nila ang kukuha ng gamit yung kinakasama ko daw po mismo. Ah, ayaw nila na ikaw ang kukuha. Okay. Opo. Sige, now, pagdating po dun sa lugar at kukunin mo na sana,
Kinuyog po kayo? Opo, hinarangan po ko ng kapatid ng kinakasama ko na babae. Mm. Tapos, inula ko po yung kamot niya para makapasok po ako dun sa dadaanan kapunta sa bahay namin. Mm. Pag-apot ko doon, nakapasok po ko sa balay o sa bahay. Opo. Bukas na po yung kandado ng bahay. Okay. Tapos po, hinarangan na lang po nila ng kahoy, ng, okay, ng kama. Opo. Tapos po, pumasok po ako doon, yung ibang gamit ko po, wala na. Nasaan po? Inuha po nila. Paano niyo po inumpisahan yung gulo? Sige po, pwede kayo magbisaya, ma'am. Ita-translate ko na lang. Gihagad manggod ko niya, sir, nga kanang gikupta niya kahoy, kanang tabon sa manok, iyang gibunal po niya sa mo ang bal. Para pong hinahamon niya po ako ba? Nga, ah, niya, okay. Nga. So, pinapalo-palo niya ng kahoy yung bahay. O, so ano pong ginawa niyo? Wala po akong ginawa. O, hindi niyo pinapansin? Po, para, opo. Tapos po, parang mabigat na po talaga yung dibdib ko. Yung pagkuha ko po sa gamit namin nga ka ng talinis nga kuchilyo, oh, tinuro ko siya. Oh. Pero wala po ko, hindi ko mismo itunggab sa iyaha. Hindi mo siya sinaksak, pero hawak mong kuchilyo? Po. Opo. Okay. Tinuro ko lang sa kanya. Tinuro mo lang sa kanya para tumahimik para, na siya? Opo. Ang sabi ko po sa kanya, hindi ko gusto ng gulo. Ang gusto ko lang makuha yung mga gamit namin. Okay. Tumigil po siya. Lumabas naman po siya rito sa balay. Sa bahay. Tapos po, opo, nung mga naligpit po namin na gamit, tinulungan po ako ng kapatid ko nga babae. Mm. Nilabas na po sila para isakay po dun sa sasakyan niya. Okay. Inarkila namin. Tapos po, inarkila, okay, pagbalik po niya, ang sumunod na po na naghapak-hapak upan ng kahoy, yung kapatid naman po na lalaki ng kinakasama ko. Naghampas-hampas na naman ng kahoy. Saan hinampas yung kahoy? Doon pa rin sa dingding, sa bahay o sa tao na? Opo, niya. Sa bahay po mismo niya. Tapos po, nandun okay, so din po ako. Okay, so hampas na gano'n. Parang talagang nanghahamon, nangasal. So, ano nangyari? Binidyohan po ng kapatid ko yung ginagawa niya. Tapos po, nagalit yung babae na kapatid ng kinakasama ko. Sumigaw po siya ng halamit, halamit. Nagkuha siya ng video, nagkuha siya ng video. Tapos, sinablot niya po yung buhok ng kapatid ko. Okay, paano po? Okay. Tapos po, doon na po nagsimula, lumabas po ko ng bahay, tumakbo ako para tutulong po ng mga. Pero sino pong naunang nanakit? Yung kapatid po ng kinakasama ko. Kapatid na babae o kapatid na lalaki? Babae po. Okay, so pag nung, paano kanya unang sinaktan? Sinambunutan kanya? Sinampal? Pagkuha ko po sa kapatid po nga babae para makalas po sila itong nagsasabunutan sila. Ah, nagsasabunutan ako na? Ako po yung... Okay, so awatin mo lang sana. Opo, awatin ko lang po sana. Tapos po, pagbitaw po niya, ako na po yung nawakan niya. Ayun. Nani ni Junel, naka-blue shirt. Kapatid ni Junel, naka-jogging pants na blue. Danny Mark Pius, kapatid ni Junel, blue na shirt. Opo. Okay. Tapos meron pang minor, sinama pa nila. Okay. Opo. Itong minor, ito yung naka-red na dumuduro-duro. Okay, ba'y kailangan kumusok sa abogado bago tayo maunahan. Baka babalik tayo at sabihin na okay, child abuse. Kasama na, Chairman, Rosalie. Yes, po. Maskada, Barangay Paypay, Daan, yes, Bantayan, Cebu. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, sir. Chairman, dito po sa nangyaring kaguluhan, ano na po ang resulta po sa ginagawa po ninyong pag-iimbestiga at ano po magiging aksyon ng barangay? Kahapon po, we are in our second hearing between we and the Pius family. Apo. Tapos po, sir, itong Pius family, yung mama ng kinakasama niya at dalawang kapatid, nahihinga po ng sorry sa kanya dahil nga alam naman nila na sila talaga ang may kasalanan. May kasalanan. Pero at the moment, ang sabi ni Louie Lynn, hindi pa niya matanggap yung sorry ng mga Pius family. Ma'am Louie Lynn, nag-sorry na sa inyo, totoo? Nag-sorry po sa inyo, totoo? Hindi po matanggap. Hindi mo matanggap. Nag-sorry po sila. Nag-sorry, pero hindi mo matanggap.
Sige, kausapin natin si Attorney Gary Tungol. Tingnan natin kung anong karapatan mo sa ating batas. At given all the circumstances na sinabi ni Chairwoman, tingnan natin kung ano yung sasabihin ng batas natin. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Attorney Garrett, take note na merong nasaktan dito at nagkaroon ng nambulan. Pwede bang mabypass ang barangay in this case at mag-file ng case na physical injury? Anong sa tingin mo? Bahala ka dito. Anong palagay mo? Sa aking palagay, Sir Rafi, it would depend po kasi yan sa injuries suffered by our complainant. From what I see po ngayon sa kanyang video interview, I don't see any substantial damage po sa kanya. Although yung sa video, medyo magulo at mukhang violent yung nangyari. Because ang law po natin, nagdedepende ang penalty niyan, depende sa injuries suffered ng victim. Dito po nakikita po meron tayong slight physical injuries. Punishable po siya ng aresto menor. That means po 1 day to 30 days imprisonment. Ang exception lang po sa ating barangay conciliation, Sir Rafi, no, is kapag lumagpas sa 1 year ang imprisonment na pwedeng i-impose. So dito may ipit po tayo sa barangay procedure. What I would recommend na lang po, Sir Rafi, and possible naman to, no, isunod-sunod po yung araw ng hearing. Dahil wala naman ng conciliation kinoconsider itong ating complainant. Ah, okay. Now, isa na lang, Attorney Garrett. Itong kabilang panig, nagsama ng minor de edad sa rambulan. Dahil nga po nagsama sila ng minor de edad, no, makikita natin na pwede nating filean to ng child abuse. And yun po, Sir Rafi, pwede nating mabypass ang barangay doon. Why? Dahil po in-expose nila ang bata sa isang away na pwede siyang ma-injure. Kapag ganun po, may case po tayo for child abuse dahil you endanger the child for the sake of hurting someone else. Ayun po, hindi po natin kailangan dumaan sa barangay dahil lagpas 1 year po ang imprisonment na pwedeng ipatong. Okay, pero sino ang magpapile ng child abuse case samantalang yung bata kamag-anak nung kabilang panig? Kapag kamag-anak po ng kabilang panig at mukhang yung kabilang panig hindi willing mag-file, pwede po natin ilapit sa DSWD. Meron po silang authority to file pag nakita po nila na yung bata ay ni-impluensyahan maging violente. Okay, sige. So DSWD para the child abuse. And then kay ma'am, conciliation na lang sa barangay. Salamat. My very good, very smart son-in-law. No, Attorney Garrett. Okay. Now, Ma'am Luilin, narinig niyo po, sinabi ni Attorney Garrett, ano, since slight physical injury po, then kailangan po dadaan sa proseso ng barangay, which is mag-hearing. Ang i-request natin kay Chairwoman, kailangan sunod-sunod yung araw ng hearing para matapos agad. Chairwoman, madam. Yes, sir. Okay, so, Chairwoman, dapat i-third hearing na agad natin. And then, after that, the following day, agad-agad sa Lupon. And then, the day after that, certificate of file action na. And then, kami nang will take over. Pwede, ma'am, maasahan namin, Chairwoman? Yes, yes, yes po, sir. Maasahan. Okay. Madam Chairwoman, dagang salamat, ha? Oh, salamat din, sir. Ma'am Luilin. Proseso po ito. Mabait naman po yung inyong chairwoman. So, sa Monday, magkakaroon ng third hearing. Okay? Apo. Kapag hindi ka rin kasundo sa third hearing, ipapasa sa Lupon sa Tuesday. Pag hindi ka rin kasundo sa Lupon Tuesday, Wednesday, kasuhan na. Diyan, tutulungan namin kayo. Gagawa tayo ng affidavit. Ipapasa natin yung affidavit mo. Ipapasa natin agad sa piskal, sa office, yung iyong affidavit at sasampakan na ng direct filing. Slight physical injury sa kanila lahat. And then, tatawagan din po natin, ma'am, yung DSWD, yung gobyerno na ang magpapayal ng child abuse case laban doon sa mga matatanda nung kabilang panig. Bakit kasi sila nagsama ng bata doon sa rambulan? Di po ba? Okay? Opo. Sige, ma'am, huwag niyo ibababa ang telepono, ma'am. Kakausapin ka ng staff. Okay, ma'am? Okay po. Salamat po. Okay. Sige po. Ngayon, sino ang gusto ng 10,000? Ha? Sino? Hinahamon ko. Sino ang gusto ng 10,000? Ha? Siyempre, lahat gusto. Magpapatawalan po ako. Ngayon, ATC Healthcare Corporation. Ito na, mga pera. And siyempre, Vitasync. Vitasync. Ascorbic acid plus zinc ng ATC. Mabibili sa lahat ng drugstore nationwide. Hanggang sa kalitlitan, mga groceries, sikat ng mga groceries, maging sari-sari store ata, meron eh. Lahat. Huwag lang sa
Hindi, totoo naman eh. Okay. Pero coming pa lang daw. Okay, now, nadahil na tayo. Ito. 10,000 pesos! Ako po. Cagayan Valley. Yes, yes, yo. Gusto niyang panggatas at diaper sa kanyang anak. Swak na swak dito. Pasok na pasok. Meron pang sobra. Mm-hmm. Sikat na sikat ka ba? Idol ah. Bakit? Eh, nagaya na tayo po yun eh. Okay, alam ko. Well, ako po yung nagpapasalamat. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Ibig sabihin, we've arrived. Kaysa naman di tayo ginagaya. Kasi pag ginaya tayo, ibig sabihin, okay tayo. Thank you. Ang importante kasi dyan, tumutulong din siya. Kaya, kuya, sumasaludo ako sa'yo. Kuya Will. Hindi, totoo naman eh. Hindi, pareho naman ginagawa namin eh. Nakakatulong siya. Marami siya natutulungan. Tumutulong tayo. Walang problema. Mali mo, baka one of these days, mag-collab kami. Hari ng public service at hari ng entertainment. Nagsanig pwersa. Boom! Bongga. Okay. Sige, ngayon, dahil na natin tong Cagayan Valley. Occupation, wale. Okay, ginagaya ko naman lingwahe nyo. Ako, manggagaya. Wale. Okay. And, dot pin. Yan ba yung sasalita nyo? Your number cannot be completed as dialed. Please okay. Check the number and dial again. Tama number? Your number cannot be completed as dialed. Paano ito? Isa pa. Toits. Yan. Tama ba number? Opo. Not be completed as okay, ganito. Please. Gusto ko manalo to eh. Kasi kawawa naman. Andali. Baka nanunod ka. This is the time na maghanap ka ng magandang signal. Baka walang signal doon sa tabi ng TV mo. Sige. Bibigyan kita ng 10 seconds. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pindutin natin. Para baka wala lang signal sa tabi ng telebisyon niya. Ngayon, bumaba na siya. Tatanungin natin kung anong suot ng mga damit natin. Tama. Tama. Okay. Mabait kami dito. Yun. Ano na? Hello, sabi ko sa'yo eh. Sabi sa'yo eh. Pero hindi. Okay. Oh. Bakalat ng taga-gaya nagsinabasa. Kagaya ng babi. Nako. Wala na. Ginawa natin lahat. Oo nga. No. Lumabas siya pero hindi niya siya sagot. Ano nangyari na? Sabi niya, ano kayong gagawin ko? Sasagutin ko kaya to? Hindi. Paano kaya to? Wala eh. Hello? Hello. Hello? Mayong buntag. Nako, nanonood siya eh, kasi nag-ring eh. Nag-ring eh. Sige, tawagan mo. Narinig ko eh. Sige, nakawawa naman to. Gusto ko manalo to. Okay. Gatas at diaper para sa baby, of course. Cagayan Valley, so Ilocano data. Apoy! Haan, Madi! Okay. Isa pa. Last na lang to. Eh, kasi pambili ng gata sa baby. Alang-alang sa baby, kami po'y maging flexible ngayon. First time kami maging very, very, very... Hello, sir? Hello. Naimbag nga. Hello, sir. Naimbag hello? Na bigat. Ha? Huh? Hello, po? Nanonood siya. Yes! Yes! Ano tinyagan mo? Ading? Naimbag nga malam, sir, Abby. Naimbag nga malam. Ano tinyagan? Abuya. Lilani Aljor po, sir. Okay. Mabuya. Ano ba yung mabuya manood? Carol, lagyan ito. Ano ba yung manood ka? Panorin ito. Lilani Aljor po. When? When? Okay. Panorin natin. Sana mapili niyo po kami. Pambili lang po sana ng gatas at diaper ng anak ko.
Ano ba yung manood ka? Yes, idol. Nga pala yung kaso na yan. Hindi, manood ka sa Ilocano. Translation lang. Ano, manood ka palagi. Ano sa Ilocano? Manood ka palagi. Agbuya ka. Oh, tama po. Agbuya. Agbuya, okay. Oh. 10,000, ha? 10,000. Ayun. Kasi talagang gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon na manalo. Masagot tayo dahil it works, ano? Ganun siguro gagawin natin pag busy. Bigyan natin ng pagkakataon na lumayo kasi walang signal kuminsan sa probinsya. Kasi pandaya pera eh. Kung hindi pandaya pera, kung halimbawa gusto ko lang pang sigarilyo, ay pupunitin ko na agad. Pero pandaya pera, panggatas, okay. Ayun. Panoon naman natin yung mga nanalo na dati pa. Taga Davao, Davao de Oro. Hello? Hello? Nanonood. Anong pangalan? Serapi. Oh, hello. Alam ko, nanonood ka. Alam ko. Nanood. Nanood po ako, Serapi. Naibalo ko. Anong pangalan? Serapi. Oh, si Asat po. Papa ko po yung pinadala ko na video po. Alam ko. Sige. Maraming salamat. Sabi ko, huwag mo ibang telepono. Panoorin natin ito. Salamat. Mga takumpabak ng mga sir. Serapi. Sa pamalit ng loob. Bukas ang sitan. Kaya ako sa kumukubang farmers. Yehey! Ang sender, si Gerlian. Gerlian, congratulations. Napakabait mong bata. Salamat po, sir. Ang bait-bait mo. Sana lahat ng mga anak katulad mo. Dumami ko sana katulad mo. Malaman po si Papa, sir. Malaman ang Papa mo. Yes at, po. At farmer si Papa mo. Bigyan kita yes, ng tool phone. Plus tool phone. Sir, Rapi tool po. Salamat sa imong tabang sa kuha. Diyan na ning abot na gyud. Na makapalit na gyud bugas ug sud-an. Salamat po sa ETC Baytasing. Bukidnon. Yes. Yes, yo. Hello? Hello. Hello? Nanonood ka ba? Sige, kung nanonood ka, magkano hawak kong... Anong hawak ko kung nanonood ka? 15,000! Okay. Yes! Congratulations! Panorin natin yung video. Yes. Ngayon, may tabang palit gatas, palit vitamin. Si mama niya, kapit high blood doon. Yes. Dapat na siya yung maintenance. Yes. 15,000 pesos ngayong araw. 3 p.m. nandiyan na. Congratulations. Serapi Tulpo. Makapalit na ni gatas. Vitamins and maintenance ni mama. Salamat, Vitafeed. Salamat, Serapi Tulpo. God bless. Yung mabait na anak kanina, sabi ko bigyan ng Tulpo, dumating niya yung pera. Pero yung pera kasi, mabilis lang po yun, oras lang. Yung sa tool phone, inaabot po yung 2 to 3 days kasi isi-ship pa yon. So, parating na yung tool phone. Baka today, nandoon na. Okay. Now, paano ba sumali? Paano? Panoorin natin itong sabi ni Chiang Marcos. O mga kapatid, huwag dito sa Facebook o YouTube mag-comment ng inyong mga numero ha. Heto lamang po ang dapat gawin para makasali sa tulong ni Idol. Gamit ang inyong cellphone, i-video kung bakit karapat-dapat kayo sa tulong ni Idol. Ipadala yan kasama ang inyong contact number sa email address na grapitoolfineaction@gmail.com. At ito po ang pinaka-importante ha. Pagpatak ng alas 11 ng umaga, abay dapat nanonood kayo ng Idol in Action sa 1PH o di kaya naman sa TV5. Dahil malay ninyo, kayo na po ang susunod na tatawagan ni Idol Rafi. At huwag kayong umalis, magbabalik pa ang Idol in Action. Bibigo
hindi bigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dayla kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong rapitulpo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babaw. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pangmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Bawat sumbong, may solusyon. Ganyan kagaling ng idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa pumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba? The best talaga. Ganyan kagaling ng idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang rapitulpo, kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali, suporta ko sa ibo o Serapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarapitulpo po in action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pangmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Kapampi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipangmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pangmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ito po in action. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dayla kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong rapitulpo. Walang iwan.
Dito na tayo sa segment kung saan ang mga kasong aking sinimulan sa Idol in Action. Tatapusin ang aking paboritong pinaka-astig sa lahat ng astig na sidekick. Walang iba, the one and only, Mar Tulfo Tungol. Mar, magandang umaga sa iyo. Hi, Pala. Okay, nalaan niyo pa ba ang kaso ng OFW sa Jordan na ginawang sex slave ng kanyang amo? Pakinggan natin yung kanyang sumbong noon. Pinagpapabaho nila ako. Pati panghilod sa katawan ako pa. Paglilibas ko sa CR ako pa. Lahat ng trabaho pinagagawa sa akin, hindi ko na kaya. Gusto ko na makauwi. Italungan niyo naman ako. So Mar, nasaan na ngayon ang ating OFW? Ito nga pa, no? Ang ating OFW ay nakauwi na after dalawang niyang pag-aantay para makauwi. At hindi niya ito akalain na siya ay makakauwi. Oh, okay. Very good. Very, very good news. Now, ano naman yung binigay na tulong ng ating team sa kanyang pamilya? Tulad nga ng pinangako mo, Papa, binigyan natin si Mary Ann, pati ang itong kanyang pamilya ng groceries, pati school supplies para sa kanyang mga anak, cellphone at 15,000 na cash. At maliban doon, binigyan din natin ang kanyang nanay ng gamot at wheelchair, pati na rin ang pambayad ng motorsiklo ng kanyang pamangkin, tayo na rin ang nagbigay. Narito ang kanilang pasasalamat. Maraming salamat po. Binigyan niya po wheelchair ang lola namin at pinauwi niya po ang nanay namin sa Pilipinas at binayaran niya po ang bahay. Maraming salamat din po sa tablet na binigay niyo. Hindi ka po namin makakalimutan. I love you po, Sir Rapi. Sobrang saya po talaga. Papasalamat po talaga ako kay Sir Rapi. Hindi po dahil sa kanya, hindi ako makakaalis sa amo ko. Alam naman, very welcome po, madam. Okay, dito naman tayo sa pangalawang kaso kung saan abisyo si Miss Jan ng buntis niyang misis na nagtatago sa ilalim ng kama ng kanyang kabit, caught in the act. Panoorin natin muna ang sumbong. Nung makita mo siya doon sa ilalim ng kama, anong itsura niya, anong pwesto niya? Nakadapa? Paano ba yun? Doon po talaga nag-take sa sobrang madilim. Paano itsura niya? Paano porma niya nung nasa ilalim ng kama? Paano itsura? Tuwid na tuwid po yung paa. Tuwid yung paa. Okay. Huli ka, Balbot. No, Omar. Anong nangyari sa kasong ito? Nung sila ay nagkarap-karapa, no, kasama ang kabit, pati ang mister, si Mrs. na buntis ay nagmatigas at hindi niya pumatawad kahit lumuhod na itong kabit at mangyayak-ngyayak. Reglo. So, ibig sabihin, no mercy? Oo. Ano nangyari? Anong naging ending? Ngayon, si Mrs. bilang nagmatigas siya, sinampahan niya ng kaso itong si Mister at itong kanyang kabit. Ayun. Narito ang kanyang pasasalamat. Idol Rapi, maraming salamat po kasi natulungan niyo po ako magsampa ng kaso sa laban sa asawa ko at sa kabit niya po. Nagpapasalamat din po ako kasi malapit na din po itong ma-actionan at matapos din po itong paghihirap po namin ng mga anak ko. Maraming salamat po, Sir Rapi. Makakamit ko na din po ang hustisya para laban po namin to ng anak ko. Maraming salamat po. Okay, good job! Maraming salamat, Maricel Tulfo Tungol. At mapapanood ng kabuuan ng mga kwento yan sa Rapid Tulfo in Action Facebook page. And now, aba, ano pang gagawin natin kundi mamigay ng pera. Ito ang pinakamasarap na gawain sa lahat. Yung ikaw ay mamigay at napapasaya mo yung nabigyan mo ng pera. Okay, tulong. At syempre, hatid po yan ng ATC Healthcare Corporation. Ascorbic acid plus zinc, Vita Zinc, pampalakas ng immune system sa panahon ng pandemya, pampalakas ng resistensya saan ka pa, Vita Zinc. Sa lahat ng butika, maliit man, malaking butika, grocery stores, sari-sari stores, lahat. Huwag lang doon muna sa Mercury. Saka naman sa Mercury. Hindi, totoo naman. Huwag lang sa Mercury muna. Kasi wala naman talaga. Pupunta kayo sa Mercury. Pabili ng Vita Zinc, ATC. Ay, wala. Oh. Design ng oras nyo.
punta kayo, Mara. Marami namang drugstore dyan. Ano bang alam mong drugstore? Sample. Ano kay Aling Luring? Aling Luring? Hindi, oh. Tunay ng drugstore. Ah, wag gumalaw nga pala. Hindi ka pwede baka singinin ka lang. Baka wala kang premium. Baka singinin ka ng TV pa. Kaya pala sabi niya. Kasi wala kang premium. Baka singinin ka lang. Okay, okay. Oo nga pala. Kaya pala sabi niya. Apo mo ako. Okay, naitira. Oh, nabaliktad tuloy ganito. And ngayon, aba, Agusang del Sur. Good na good. Working student. At siya po'y isang ma'am. Ababay, dapat talaga matanggap niya ito. Dapat. Pagbutihin na, tingnan natin, siguraduhin natin ang taming pagdahil. 15,000. Kung taga Agusang del Sur po kayo, labas na kayo ng bahay, hanap na kayo ng magandang signal, baka magsilabasa mga taga Agusang del Sur. Eh, pero siyempre, malay mo, sila yan talaga. Wow. May clue naman tayo, sir. May clue naman. Okay. Working may clue. Student, oh. Working student. Okay, sige. And pindot na. Pareho number. Sige. Agusan, ha? Cashier. Ayan. Dialed is either unattended or out of cover. Ulitin natin. Ginawa natin kanina. Estudyante to. Gusto natin matumulo sa mga estudyante. Okay. Kung ikaw po ay taga Prosperidad. Ayan na. Agusan del Sur. Ganito. Baka nanonood siya sa YouTube. Di ba? So, paano nga niya mas mapanood? Wala siyang TV. May mga ganun eh. Sa YouTube nanonood eh. Oh, kaya nagsasalita ako para magkaroon ng direct reaction. Eh, kunyari, few seconds. Ngayon, alam na yung pinag-usapan. Ito ha, lumabas ka sa may signal, bahay mo, and then tatanungin lang kita kung anong suot kong damit, kung baka sa YouTube ka nanonood, and then panalo ka na. Okay. 15,000. Ulit, last chance. Hindi, hindi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dapat sumasayaw ka. 2, 1. Okay, dial. Boom. Ring, please. Dialed is either unattended or out. Ah, baka ano to? Oo, cashier. Oo nga, sa fast food. Cashier sa fast food. Okay, wala tayong magawa. Ginawa ko na lahat, ano? Pero magiging ano to? 30,000. Sayang ano. Sige. Well, paano naman natin yung video ng pasalamat sa mga nakatanggap ng tulong? Pero nininervyos ako. Hello? Mayong hapon. Hello, Idol Rapid. Nanonood po kami. Ah, hello! Anong hawak ko kung nanonood ka? 25,000. Yes! Panoorin natin yung video niya. Yes. Hello, gusto sana naming humingi ng tulong na pang-dialysis ng kapatid ko. Kasi natapos, naubos na yung 90 session niya sa PhilHealth. Oh, di ba, ma'am? Mamaya pong 3 o'clock. Okay, congratulations po, mama. Hello po, Sir Rapi. Ito na po yung pera na kuha na po namin. Maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito para sa kapatid ko. Thank you po sa ATC, sa Baita Sink. Diyan lamang kayo. Huwag kayong malis. Magbabalik po ang Idol in Action. Ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ituto in action. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan.
Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi, ay merong rapitulpo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay nakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Kasampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Bawat sumbong may solusyon, ganyan kagaling ng idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa pumunoy, gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba, the best talaga, ganyan kagaling ng idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang rapitulpo, kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali, suporta ko sa ibo o Serapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarapitulpo in action. Sa kumpinang naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado yun, sarap itulpo in action. Kasampi ng naaapi, ang lodi ko na aking ipagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Ito naman po ang segment na magbibigay po kayo sa mga frontliner ngayong panahon ng pandemya, lalo na sa mga tricycle driver. Unahin po natin si Mr. Bernigno Calisay, Angeles, Pampanga, 38 years old, dalawang taon lang ng mamasada, dati construction worker. Nasira sa biyahe ng walang dalang gamit, kalahati lang ang kanyang kita dahil sa pandemic. Dahil dyan, ikaw, Mr. Bernigno Calisay, magandang umaga sa iyo. Good morning, sir. Mas maganda ka pa sa morning, sir. Ikaw po'y makatagad ng 49 pesos sa sunod dahil sa TNT. Congratulations. Okay. At ang pangalawa naman ay si Mr. Juliel Dalida, Valenzuela City. Married at may apat na anak, isang taon lang namamasada, bitin ang kinikita dahil limitado ang biyahe, pamamasada lang ang hanap buhay. Ayan. At dahil dyan, siya'y makatanggap ng 499 pesos sa cellphone load. Mr. Juliel Dalida, sir, magandang umaga. Magandang umaga po, sir. Idol. Ayun, Sir Juliel, congratulations po. 499 pesos sa cellphone load galing sa TNT. Congrats po, Sir Juliel. And now, ito, RTA Dance
Challenge, Menchi Z. Alido, 13 years old, Lady Jane P. Corilla, 16 years old, Stephanie M. Maguan, 8 years old. Ito na sila. Manoy natin. Ano man ang sundong nadala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap itutuloy action. Okay. Hello, girls. Hello. Nako, ang galing nyo. Ang galing nyo talaga at nakaka-believe. Sino ang choreographer ninyo? Mama nyo po. Mama nyo? Ay, ikaw? Ako. Oh, ikaw si Lady Jane o si Menchi? Si Menchi po. Ako pa si Menchi. Tapos ito pa si Lady Jane. Okay. So, sino yung choreographer si Lady Jane? Mama niya po. Ah, mama. Si mama. Mama ko po. Mama mo, okay. At saan niyo binili yung uniforme niyo? Hiniram lang po namin. Nanghiram lang kayo? Oo. Wow naman, nakaka-touch naman yan. Okay. Tapos, sino nag-edit? Sino gumawa ng sino yung nag-edit? Ako po yung nag-edit. Ikaw nag-edit? Opo. Ang galing. Okay. At kayo'y magkakapatid. Hindi po. Silingan na mo, sir. Silingan na mo, sir. Ah, magkakapitbahay. Okay. Opo. Nagsama-sama kayo para makasama lang sa challenge na ito. But ano yung nakalagay sa face shield nyo? Ano nakalagay sa face shield? Ito po. Oh, ang daming effort na ginawa to. Okay, okay. Sige. Pwede ba makakita ng sample sa live? Pwede ba makita okay ng sample sa live? Sige. Okay po. Okay. And, maestro. Basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itutuloy ang show. Oh! Ano man ang sundong nadala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Talagang pinabilib niyo ako ng gusto. Sino yung naghagis ng kumpeti? Sino yung naghagis? Sa? Sino yung ha? Kuya po. Kuya po ako. Yung? Galing. Galing. Ganito. Nako, sobrang bilib ko naman sa inyo. Okay. Ang daming effort. Pinatuwa niyo ako. 25,000. Bahala na kayo maghati-hati. 25,000 pesos. 25,000. Ngayong araw na ito, dahil na siya, 25,000. Bigyan nyo si choreographer nyo, si mama, at saka yung naghagis ng kumpeti, bigyan nyo. Yung naghagis ng kumpeti, bigyan nyo rin. Yung naghagis ng kumpeti, bigyan nyo rin. Kahit na magkano, kawawa naman. Kasi yung naghagis, yan. Ayan. O, bigyan mo rin siya. Doon sa 25, bahala na kayo kung magkano bigyan mo sa kanya. Nag-effort din. Tsaka doon sa mama niya. Baka 25,000, okay? Tingnan ko nga ulit yung papel kung tama. Ganun yung nga. Baka mamaya mali yung bilang. Tingnan ko. Taas niyo yung papel. Yeah, ilan? 4.8. Tama. 14.8 million. Tama. Facebook, 11 million. Tama. TikTok, 1.7. Tama. 25,000. Approved. Yes. Ano nga ba sumali sa RTIA Dance Challenge, Chiang Marks?
Idol, mga kapatid, naku, napakadali lang sumali dito sa RTIA Dance Challenge, ha? I-follow lamang ang Raffy Tufan Action TikTok page at piliin itong video ng mga humahataw sa bagong Raffy Tufan Action theme song. Siyempre, i-click ang view sound at mag-record na ng sarili ninyong dance video. I-post yan na may hashtag RTIA Dance Challenge sa TikTok at sa Facebook. Hintayin ang mensahe ng aming staff para makapag-guest kayo dito sa Idol in Action at siyempre, manalo ng premyo mula mismo kay Idol Raffy. Mamaya, yung grand tulong. Huwag kayong umalis. Abangan! Isang pambansang sanggungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoo, ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting Raffy Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Raffy Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babaon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in Action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in Action. Bawat sumpong, may solusyon. Ganyan kagaling ng idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na magkasawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay, pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba? The best talaga, ganyan kagaling ng idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Raffy Tulfo, kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali, suporta ko sa ibo o si Raffy. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, pinakakasama kasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in Action. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in Action. Katumpi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in Action. Nag-iisang pambansang sanggungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoo, ang sarap maging Pilipino dahil meron
tayong mabuting rapi turko. Handa kang pakinggan, handa kang damayan. Walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylan kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi, ay merong rapi turko. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ito po in action. Kung pinang naaapi ang lodi ko na aking ipagmamalaki, di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap ito po in action. Alam niyo na, bawat sumpong may solusyon. Ganyan kagaling ang idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oo, diba? The best talaga. Ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang rapi tulpo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawa. Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Ito na, ito na, ito na. Grand tulong 25,000 pesos hatid ng Vita Sync, ATC Healthcare Corporation. 550 lamang, mura. Pampalakas ng resistensya, new system sa panahon ng pandemya. And now, pera-pera lang, girls, pasok! Yeah, may bago tayong kwela. Sige. Okay, yeah. Okay, sayo-sayo lang kayo. Habang, okay, okay, may kumpeti pa. Alright, and now, dadayal na tayo. Puerto Princesa, Palawan. Okay, vendor siya sa palengke, titinda ng isda, matumal ang kanyang pagtitinda, pandagdag ng mga pangangailangan sa pamilya may sakit yung kanyang bonsong anak. Okay, asthma. Okay, dali lang. Sige, tuloy-tuloy sayaw nyo. Okay, nais ng gamot para sa kanyang, huwag muna, anak na may asthma. Now, dial, cell. Okay, pindo. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Teka muna, teka muna. Tuwal kanina. Okay. Hindi, may asthma yung anak niya. Kasi yung anak ko dati may asthma din nung maliit pa si Ralph. So, gusto ko makuha talaga nito niya. Okay. Mahirap yung may anak ng asthma. Tapos, nebulizer. Kuminsan, nahihirapan huminga sana. Makuha niya ito. Sa'yo lang kayo, sa'yo lang. Bibigyan kita, Puerto Princesa, bigyan ko po kayo ng 10 seconds, para, ha? 10 seconds, sige, sa'yo lang. Lumabas po kayo ng bahay, maghanap po kayo ng magandang signal. Kung kayo po'y nanonood sa YouTube, maaari nga nanonood sa YouTube. So, paano ka nga naman tatawag kung nanonood ka? Kaya ang panahon na, ang tatanungin ko lang, kung ilan ang sumasayaw, pag nasagot nyo yun, at anong suot nila, isa-isa, then panalo na kayo. Ibig sabihin sa YouTube kayo nanood. At, or, may hilang signal ninyo, lumabas kayo. Ito, bibilangan ko. Pera, pera, girls. Sa ngalan ng pera, sasayaw. Sumasayaw sila. Ito na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sandali. Dial na. Puerto Princesa. Dial. Okay. Okay.
Okay, titindi sa palengke, may sakit na asma ang kanyang bunsong anak. Boom. Okay, sayaw. Okay. Be reached. Sayaw. Please try again later. Oh. Ouch. Dali lang. Ito yung pera-pera. Sandali. Hindi, ganito to. Ito, pambili ng diet pills. Ah, meron pills pang papayat. Okay. 100. Ito, isang inom na tapos mapupurga kayo. Ano, pwede? Wala eh. Teka muna. Wala na, no? Ay, Carol. Ano na nangyari doon sa... Sabi mo, surpresa na ano, story. Yes, Idol. Medyo masalimuot yung story na yan. Controversial. Kaya kailangan po talaga natin pag-igihan yung pagre-research po. Kaya abangan po, sir. Wanted na lang po. Sa'yo kayong tatlo. Apat. Sige, yung ganon. Pero, girl. Hello. Okay. Susunod na mga balitang magpapamusog sa inyong kalaman sa mga nanonood via Facebook Live. Tumutok lang po sa 1PH Facebook page para sa bagong link. Handa kang damayan.